Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Mukhang nauuso after tanggalin sa pagmamando, nagiging consultant ang trabaho. Gaya ni Coach Leo ng SMB, pero matapos palitan ni George Clooney, si Papito ay di na umiksena muli. Ngayon sa Meralco naman, si Coach Norman, pinalitan. Si Coach Luigi Trillo na ang head coach at si CNB ang team consultant. Actually, si Coach Nenad ay consultant din. Pero ang titulo ng Serbian coach ay active consultant. Si Coach Norman, inactive. Pero duda naman ang Meralco fans na makikita pa rin si Coach Norman sa court dahil di naman ito gaya ng drama-rama na naganap sa pagitan ng SMB at ni Coach Leo. Actually, last season pa tumunog na kapag di nakaisa si Norman Black, siya ay masisibak. Para sa ilan ay okay lang dahil nabigyan naman siya ng maraming time. Sa piling niya nga ay may mga lumipas na rin ang prime. Makailang beses na rin naman silang nakatungtong ng finals. Kaso sadyang sinuki sila ng Hinebra. Kaya para sa karamihan ay ayos lang na tumesting muna ng iba. Pero sa kalkulasyon naman ng ibang mga fans, Boma Labs pa rin itong makapagkampyon kung same-same pa rin ang kanilang tao. Well, depende na ngayon niyang kay LT. Kay LT, kung paano niya bubuuin ang gusto niyang manduhin. Ang magiging sukatan naman nila ay ang lineup ng kapatid nilang TNT na nauna nang nag-ikot ng coaching position na halintulad sa Meralco ngayon. Si Jolas ang head coach, ang Serbian na si Coach Goronovic ang active consultant at Chot Reyes bilang medyo active consultant. Tablado. Yan ang desisyong natanggap ng Converge mula sa PBA board at negative nga ang hatol. Si Delta Pineda na siyang governor ng Pampanga ay naunang lumapag sa Converge bilang consultant, naging team manager hanggang maging representative to the PBA board kapalit ni Chito Salud. Ang former gume na si Salud ang siyang nakitang aktibo at abala mula pa noong mabili ng Converge ang prangkisa mula sa Alaska. Pero itong ng season ay unti-unti nang nasisilayan si Gov Pineda hanggang itulak na nga ng Converge na gawing PBA governor si Delta. Pero nalaman ng Fiber Xers na di just-just ang pagpapalit o pagpapaupo ng bagong governor sa liga. Kailangan pa itong pagbotohan mula sa PBA para ang pwesto ni Pineda ay maging opisyal. Kaso naolat sa bilang ng boto. Sa balitang yan, samot-sari sa social media ang naging reaksyon na baka may humaharang dahil itong si Gov Pineda ay kilalang palaban. Kaya siguradong ito'y makikipagsabayan. Para sa karamihan, maganda-ganda yan. Para may kakompetisyon sila Ricky Vargas ng TNT at Al Francis Chua ng SMC. Kung susumahin ay ayos to para sa liga dahil merong magiging parte sa board na willing makipag-compete. Kumpara mo sa ibang koponan na sa pagpa-farm, malupit. Okay din sa mga fans na mas maraming seryosong magkakalaban kesa semi magkakaalyado. At mukhang mas uusok ang isyong ito dahil kahit nireject ng PBA si Dennis Delta Pineda, hindi pa rin ito tatanggalin sa pwesto ng Converge bilang team governor nila. Kaya siguradong mas magiging masaya. Pero feeling naman ang karamihan na pasasaan ba't ang pagiging governor ng Converge ay hahantong din sa katuparan. Pero ngayon pa lang, pwede na ba kitang tawaging governor? Siguro pang nakaupo na ako, pwede mo nang obligahin ang iyong sariling tawagin akong governor. Hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat, hanggang sa muli.